mga kwento ni Felmo. Nakarating si Tita Lucy sa dormitoryo na sumasakit na umano ang puso noong araw na yon. Dito na po yung sinasabing nagsisimula ang buwan ng dalaw niya. Nanginginig pa umano siya sa takot at hindi niya maintindihan ang mararamdaman noon. Ang sabi na lamang ni Tita ay hindi na siya sasakay pa sa kahit na anong minamaneho ng matandang yon. Naligo si Tita na masama na ang pakiramdam noong mga panahon na ito. Pagkatapos ay nakatulog na ito. Nagkaroon ng masamang panaginip si Tita na ayon dito ay hinihila umano siya ng matanda habang nanlilisik ang mga mata nito. Naninilaw ang mga ipin na naglalaway noon. Kahit sa panaginip ay amoy na amoy ni Tita ang lansa ng laway nito na kasing amoy nga ng tumutulong likido habang nakasakay siya sa harapan ng multicab ng matandang yon. Walang ano-ano ay bigla na lamang nag-anyong aso itong matanda sa panaginip niya. Tapos ay pilit umano siyang dinadakma nito. Nagpupumiglas lamang umano siya noon. Maya-maya pa, nagising si Tita ng kahit na malamig ang panahon. Ay pawis na pawis at nanginginig noon pero hindi pa niya alam na nilalagnat siya. Takot na takot umano siyang bumangon noon pero ayaw niya rin matulog pa. Dahil sa tuwing pipikit siya ay amoy at mukha ng matandang driver ang nakikita at naaamoy niya noon. Maya-maya pa, dala ng basa na ang damit niya at tigaan sa pawis ay umupo si Tita. Bumangon ito at kukuha sana ng damit niya sa may mababa na drawer sa tapat ng bintana nang meron siyang napansin noon. Sa may jealousy, sa labas ng bintana ng kwarto ng dormitoryo niya ay merong nakasampang aso sa may bintana. Hindi umano natakot si Tita Lucy dito, Sir Seth, dahil sa maamo naman itong tingnan. Tahimik na nakatitig sa kanya noon. Hanggang sa meron siyang napagtanto. Napatigil umano siya sa pagbukas ng drawer ng maisip niya na imposibleng magkaroon ng aso sa may bintanang yon. Dahil nasa ikatlong palapag ang kwarto ni Tita Lucy. Nang muling tumitig si Tita Lucy sa bintana, sa maniwala man kayo o sa hindi, yung maamong titig ng asong ito bigla na lamang umanong tumalim, namuong parang holing pula ang mga mata niya at ang nakatikom nitong bibig ay bigla na lamang ngumiti na umabot na halos sa tenga nito. At habang tumatagal ang titigan nila, Sir Seth, ay unti-unting naging pamilyar ang itsura at ngiti nito. Yung kalbong tuktok ng ulo nito, yung mahabang manipis na buhok na unti-unting pumuputi. Ito ay naging kawangis o kamukha ng sino pa ba kundi yung matandang driver na palagi niyang sinasakyan. Grabe umano ang pangangapal ng balat nito at nagtatayuan ang buhok ni Tita sa bandang batok habang nagtititigan sila ng nilalang sa bintana. Dito na napasigaw ng malakas si Tita Lucy at ang ipinagtataka niya ay wala ni isang mga namalagi sa dorm na yon, maski ang caretaker ang nakakarinig sa kanya. Sa sandaling yon ay sinipa ni Tita Lucy ang bintana para magsara at ang ginawa nito ay nagsuksok ito sa ilalim ng higaan, nagtalukbong ng kumot sa ilalim at nanginginig na nakikiramdam. Hindi na nagawang buksan pa ni Tita ang pintuan dahil ang setup po kasi noon pagbukas niya, Sir Seth, ay parang hallway na at open po ang parte ng hallway na yon. Mga kalahating oras ng dalawin nito ng antok at nakatulog na rin si Tita noon. Kalagitnaan ng madaling araw,
tumila ang ulan. Pero kasabay noon ay ang pagkaluskos ng bintana. Hindi umimik si tita pero bigla na lamang nakarinig ng matinis na boses at ang sabi nito, "Alam kong nandyan ka." Pagkarating ng mga bandang alas 6 na umaga noon at medyo paliwanag na ang buong paligid, pagkarinig niya ng mga tunog ng sunod-sunod na sasakyan, napatakbo na lamang si tita palabas ng dormitoryo, daladala ang bag at naghanap na kaagad ng masasakyan noon. Sinilipunan ni tita ang driver at nang makasiguradong hindi ito yung matandang lalaki, sumakay na ito. Pagkarating sa bayan ay sumakay na ulit si tita sa isa pang sasakyan. Habang pauwi, lumakas na ulit ang ulan. At sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, nang malapit-lapit na si Tita Lucy sa bahay nila, nakita niyang nasa gilid ng kalsada ang matandang lalaki na yon. Pumara. At ang malala, kilala ito ng driver ng multicab na sinasakyan niya. Pero dahil sa basa ito ay sumabit lamang ito na parang unggoy noon. Tumitig pa umano ito sa kanya. Gumiti. At inilagay ang daliri sa bibig niya na para bang sinasabi kay tita, huwag na huwag siyang maingay noon. Kaya ganun na lamang ang pagpara at pagtalo ni tita pagdating sa bahay nila. At kahit malakas pa ang ulan noong mga panahon na yon, sinuong niya ito. At doon na nga siya nakita nila papa na tumatakbong pauwi. Nilalagnat. Natutulala. Noong mga panahong ikinuwento ito ni Tita Lucy, kila papa ay hindi nga sila lubos na naniwala noon. Kung hindi lamang talaga sinang ayunan na manggagamot ang pangyari na ito. Mas iniisip pa nga nilang patingnan si tita sa espesyalista patungkol sa mga ganito dahil baka mamaya kung ano-ano lamang ang naiisip niya dahil sa malaking pagbabagong nangyari sa buhay niya noon. Pero kahit ganun pa man, matapos gumaling ni tita, ginawan nila ng paraan para ang paghatid sundo nito ay maayos na. Hanggang sa ayun na nga po, Sir Seth, unti-unting nakarecover ang Tita Lucy sa pangyari. Pero takot na rin siyang makihalubilo noon sa mga taong hindi niya ganun kakilala. Ang buong akala nila, nawala na ng tuluyan ang gumagambala. Ang akala nila papa ay posibleng wala naman talagang nilalang na humahabol kay tita noon. Pero doon sila nagkakamali. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan, eto na naman. Unti-unti na namang bumabalik ang bangungot ni Tita Lucy noon na nagbigay din ng rason kila papa para tuluyang maniwala sa mga naranasan niya. Hindi na maalala nila papa kung anong okasyon noon. Basta abala ang buong lugar nila sa prosesyon at pagandahan ng mga palamuti sa kada kanto. Noon ay paunti-unti nang naayos ulit ang kabuhayan nilang mag-anak. Kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-sponsor ulit umano sa mga papremyo sa plaza. Pero hindi umano yon araw ng piyesta. Sigurado si Papa noon. Nagkakamabutihan na rin sila ni Mama noong mga panahon na ito. Noong mga araw na abala ang lahat, nagre-reklamo na umano si Tita Lucy na sumasama ang pakiramdam niya. Lalo na kapag sasapit yung takip silim. Gawa nang bumalik ulit ang kulit ni tita noong mga panahon na yon, ay pinagsabihan na lamang siya na magpatingin. Wala naman siyang lagnat. Para lamang umanong nanonood ang mga laman-laman niya na parang nilalamig siya noon. Bumibigat umano ang ulo niya. Gaya nga ng sabi ko ay nangyayari ito sa tuwing sasapit ang takip silim. Isang hapon, bago ang araw ng kasiyahan, hindi daw makabangon si Tita Lucy sa mahigaan noon dahil sa bigat ng ulo niya. Kaya naman habang abala sila papa ay naiwan ang panganay nilang ate para magbantay dito. Wala din silang makuhang panandali ang katulong noon dahil nga may inaasikaso ang lahat. Doon pinahiga ng ate niya si Tita Lucy sa may kwarto nito. Ang pwesto kasi ng kwarto nitong ate nila ay nasa bandang likuran sa ikalawang palapag. Kumbaga, pagbukas mo ng bintana ay likod na ng bahay yon.
Nanlalamig umano si Tita Lucy. Hindi nilalagnat. Hindi din makaalis itong ate niya gawa ng sila lamang dalawa noon. Wala din namang cellphone para makontak na mga manggagamot o labularyo. Nung medyo paggabi na, saglit na bumaba ang ate niya para magluto noon. Sila lamang din ang kakain noon doon dahil ang paalam nga ng mga kapatid nito at ng lolo at lola ko ay hindi sila makakapaghapunan doon. Nasa iba't iba silang lugar, Sir Seth. Si lolo at lola ay nasa may meeting kasama ng mga kawani ng lugar nila. Ang isang kapatid ni Papa na sunod sa bunso kay Tita Lucy ay nasa kaklase niya sa lugar din na yon. Kasama ng iba niya pang mga kaklase dahil nga mag-overnight ata ang mga ito noon at makikisama sa prosesyon. Samantalang si Papa na pinahawak na ni Lolo ng iba pang mga negosyo ay palipat-lipat ng pupuntahan para sa mga transaksyon. Binuksan naman umano ng ate ni Tita Lucy ang ilaw sa taas ng bahay at malamig-lamig naman ang samyo ng hangin noon kahit nakasarado ang bintana. Mga isang oras siyang nasa baba, saglit na nanood ng telebisyon habang hinihintay maluto ang dapat maluto. Nang pinapahinaan na lamang umano ang sinaing ay naisipan nitong akyatan si Tita Lucy para gisingin at makakain na. Laking pagtataka niya umano na pag-akyat niya ay mahina na ang ilaw ng kwarto nila. As in, dim na dim yon. Pagkapasok niya, sobrang maalinsangan o mainit na akala mo ay katanghali ang tapat man. E sa ilalim naman tsaka sa hallway, malamig daw talaga, Sir Seth. Tinignan niya si Tita Lucy. Malalim ang paghinga nito na humihikbi habang nakapikit. Sa kabanyada baka kinukulang ito ng hangin ay dali-dali itong pumunta sa bintana at walang pagdadalawang isip na binuksan yon. Halos himatayin umano ang ate nila Papa nang harap-harapan niyang makita sa tapat ng bintana ang isang nilalang na ang unang sinigaw niya umano. Ay, pangit! Nanunuyot sa payat ang katawan nito habang ang maninipis na buhok sa gilid ay nagsisitayuan. Gaya ng nakita ni Tita Lucy, parang holin na pula ang mga mata nito habang ang nguso ay malaki na labas ang gilagid doon at nakalaylay ang dila nito ilang dangkal mula sa bibig niya. Malakas ang loob ng pinakapanganay na ito na imbis na matakot ay una daw niyang nakita ang parang maliit na vase na antique at inihagis ito doon sa nilalang na yon. Napabitaw umano ang isang kamay ng nilalang sa kinakapitan niya sa bintana at dito na kumuha ng pagkakataon ng kapatid nila Papa para tuluyang maisara ang sliding window na yon. Binalik ang pagkakakawit ng lock nito at imbis na unahin si Tita Lucy ay binitbit nito yung isang ribulto na nabindisyonan niya. Resurrection umano ang ribulto na yon at itinayo sa tapat ng bintana. Wala sa wisyo si Tita na nananaginip at nakapikit habang sinasabi niya sa ate niya na nasa paligid daw ang nilalang. Nagtatago sa dilim. Hindi umano siya tinatantanan. Dala ng takot, nabuhat umano ng ate niya si Tita Lucy pababa. Hindi alam ni Tita kung hihingi ba ito ng tulong o ano pero ang una niyang ginawa ay humakot ito ng asin at pinahawak kay Tita Lucy noon. Ang sabi niya, kapag may pumasok na nilalang, buhusan niya. Nakasilip si Tita sa may bintana, naghahantay na merong dumaan sa kalsada noong gabi niyon para makahingi siya kagad ng agarang tulong. Hanggang sa makakita nga siya ng palapit na mga ilaw noon na sa tingin niya ay mga nagmumotor. Dali-daling lumabas si Tita. Sinabihan si Tita Lucy na maghintay. Tumakbo siya palapit sa trangkahan. Pero bago pa man siya tuluyang makarating sa may gate, may bigla na lamang tumalon sa bandang likuran niya. Ramdam na ramdam umano niya ang pagbagsak ng kung anong bagay na parang galing sa tuktok ng ikalawang palapag.
Nilingon niya ito, Sir Seth, at nakita niya ang isang aninong pagapang palapit sa pintuan kung nasaan si Tita Lucy. Wala nang nagawa itong ate niya kundi direktang dumiretso sa may tarangkahan at halos pumutok umano ang lalamunan niya sa pagsigaw na para lamang makahingi ng tulong noon. At sa muling paglingat niya, wala na ang aninong palapit sa pinto. Nang makalapit na ang mga nagmumotor at namukaan ng kapatid nila ang mga ito, binuksan niya ang tarangkahan. Iniwang itong bukas at tumakbong bumalik sa bahay. Pagkapasok niya, wala na si Tita Lucy sa may kinauupuan nito. Bagkos ay nakita niya itong nakasuksok sa ilalim ng lamesa at takot noon. Ani ni Tita Lucy, habang papunta nga ang ate niya sa may gate, ay may kung ano na lamang humampas sa pintuan at sinigawan umano si Tita Lucy ng hindi kita titigilan. Ang mga rumisponde ay umikot sa buong kabayan. Ayon sa kanila, amoy din nila ang hindi normal na alingasaw na amoy ng mga ganitong alagad ng dilim. Isa pa sa kanila noon ang nagsabi na base sa karanasan niya ay aswang ang umikot doon sa bahay nila. Hindi umalis sa mga kalalakihan at habang nandun ang mga ito, ay binigyan naman sila ng pampainit na alak para lamang makabawi sila tita sa pagbabantay ng mga ito. Maya-maya pa, may gumawi na namang grupo ng nakamotor noon. Pinara sila at pinagsabihan na yun nga, punta nila sila lolo o hanapin si papa para malaman ang nangyari doon sa bahay. At makalipas lamang ang ilang minuto, unang dumating ay ang mga kawani ng barangay para mag-imbestiga rin. Ikinuwento naman ng ate nila papa ang karanasan nila doon. Nag-ikot-ikot ang buong barangay para matingnan ulit. At kagaya ng sabi ng mga lalaking unang rumisponde, may kakaibang amoy ang nalalagi sa bahay. Ang isa pang nakapagtataka doon, nang medyo may masmasan na sila Tita Lucy, hindi na nila mahanap ang mga alaga nilang aso. Na hindi kalaunan ay dalawa na lamang ang nakabalik noon at hindi na nakita pang isa. Hindi naman din kalaunan nakabalik o nakauwi din sila lolo at lola. Samantalang si papa pala noong mga panahon na yon, kasama si mama, nanliligaw. Pinasundo pa noon si papa para siya mismo ang magpunta sa manggagamot na dating nagpatingin kay Tita Lucy. At yun na nga sir, pagkarating pa lamang nila papa sa may bakuran, angkas sa manggagamot na ito. Ang sabi ba naman, napakamanyak daw ng gumagambala kay tita. Hindi niya alam kung ano ang pakay, kung kakainin, aaswangin, yayang gawin. Pero hayok na hayok daw ito kay Tita Lucy. Uunti-untiin umano nito si tita para mabaliw na umano at mawala sa wisyo at madali niya itong makuha o maangkinan. Doon pa lang sa amoy ng nilalang, matagal na umano itong pabalik-balik lalo na sa likod bahay nila papa na hindi na nila nadadaanan at napupuntahan dahil sa pagiging abala nila, maibalik ang mga nawala sa kanila. Pagkapasok, nag-orasyon ang manggagamot na ito at hinawakan sa daliri si Tita Lucy. Sabi ng manggagamot, tingnan daw siya ni tita pero huwag matatakot. Sabihin lamang umano ni Tita Lucy kung ano ang nakikita niya noong mga oras na yon sa kanya. Halos magwala si Tita Lucy pagkatingin sa manggagamot na ito. Pero pinakalma siya nang nakapaligid sa kanya noon. Sinabi niya ang nakikita niya. Kung ano ang itsura ng matandang driver sa anyong tao nito. Yun daw, yun ang lalaking hayok na hayok sa tita ko. Tinanong pa ng manggagamot kung meron nga bang atraso si tita. Umiling lamang na umiiyak si tita noon at pinangakong wala siyang ginagambala. Inulit niya ang kwento niya kung paano siya nakilala ng matandang yon. Hanggang sa yung mga iba pang karanasan niya. Ang ate nila noon, buong-buo na ang paniniwala dahil sa siya mismo ay nakita ito.
Siyempre, hindi naman pwedeng magsinungaling yun, di ba? Wala naman silang mapapalang dalawa. Sa pagkakataon na ito, dinoble pa na manggagamot ang proteksyon kay tita. Lalo na at kakakuha niya pa lamang ng mga ugat noon para mailagay sa gagawin niyang habak. May maitim na tela itong itinali sa bawat bukasan ng bahay na may lamang dalawang magkapatong na kawayan na merong papel nga noon na may sinulat. Saka ito nagsabi na magpausok gabi-gabi ng kamangyan o ng goma gaya ng ginagawa ng iba. Nagkaroon ng paghahanap ng ilang araw sila Papa noon. Inisa-isa nila ang mga terminal ng sasakyan para hanapin ang matandang driver na noong huli ay nakilala nila sa palayaw na Meng. Dito din sa pagkakataon na ito, nalaman nila na itong lalaking ito ay sumasideline lamang umano bilang isang driver. Kaya pala iba-ibang sasakyan ang ginagamit niya dahil kung ano lamang ang bakante ay yun lamang ang ginagamit niya. May nakapagsabi din sa kanila na may kakaibang amoy at ugali nga daw ito. At ang isa pa ay may naghihinala ng ang aswang ito dahil yung isa sa mga driver noon ay takang-taka dahil ilang beses na siyang natapunan o nakuluan ng langis kapag nasa paradaan. Kahit na halos lahat naman ng mga sumasakay at mga driver ay kakilala niya. Maliban kay Meng. Yung langis na yon, yung kumukulo kapag may aswang o mangkukulam sa paligid. Ang tingin nila Papa noon ay tinatantya nito ni Meng ang mga araw na paalis-alis o pabiyahe-biyahe si Tita Lucy. At tinataon ang oras at pagsakay nito para matsyempuan yon. Hanggang sa matagpuan nila ang hindi umano'y tirahan nito Sir Seth. At alam mo Sir, imbis na tumuloy doon sa baryo na yon, ay hindi na tinangkapan nila Papa na gawin yon. Dahil ang baryo na yon ay kilala nga sa maraming magkakamag-anak na may lahing, alam niyo na, aswang. Gabi-gabing nananaginip ng masama si Tita Lucy para itong na-trauma sa nangyari. Umabot sa puntong kinuha muna ito ng isang tita nila, yung may kilalang manggagamot para doon tumira at inaaraw-araw na manggagamot ang pagpapagaling sa kanya. Hanggang sa huling tawas o tingin ng manggagamot ay wala na sa imahin ang matandang nang-aaswang dito. Pero yun nga lang po talaga. Pagbalik ni Tita Lucy ay parabang ibang tao na siya. Tahimik, tulala. Medyo iwas sa mga tao. Nadagdagan pa ang pagiging ilap niya makalipas lamang ang ilang taon. Nadiagnose ito na may cyst sa matres. Mga bilog-bilog na cyst na pwede namang matanggal at hindi cancerous pero nagbibigay kay Tita Lucy ng mga sinyalis na buntis siya kahit na hindi naman. Naging irregular na rin ang buwan ng dalaw niya noon. Kaya sa tuwing dinadatnan siya, ay takot na takot talaga siya. Kaya noong magkanya-kanya na ang magkakapatid, tanging si Tita Lucy ang nagpagawa ng bahay sa tabi ng bahay nila Lolo at Lola. Pinahawak din sa kanyang ibang mga negosyo at siya na ang nagtaguyod sa mga Lolo at Lola ko sa pagtanda nila. Hindi na rin siya nagkapamilya. At ilang taon na nga ang nakalipas ay pumanaw na ito ng matahimik noon.